shout out guys sa mga nabuboard sa kanilang mga bahay natin dyan dahil sa COVID-19, no? Kailangan natin mag-home quarantine pa rin kasi guys, papataas yung cases natin sa COVID-19 dahil sa pandemic na to. So what we're gonna doing to do guys, share ko sa inyo kung paano tayo gagawa ng hindi na tayo gagawa guys, paano tayo magkaroon ng shall we say innovative aquarium. Kasi kailangan natin magpagyan ng pangisda na aquarium. So, yung aquarium natin guys, hindi yari sa glass. Ito ay yari sa sirang freezer. Ito ay mga nasa 6 cubic feet na freezer guys. Ay, hindi lang yata ito 6, parang nasa 5 lang yata ito guys. 5 feet na more or less guys. Ito yung gagamitin natin. Kailangan guys siguruhin na sira na at hindi na nyo gagamitin. Kasi kailangan natin makatipid. Diba? Lalong-lalo na ngayon, pandemic. Hindi dapat maglabas ng pera. Kailangan natin priority yung basic needs at mga medicines. Lalo-lalo ng mga vitamins. Shout out guys sa mga subscribers ko dyan guys. Patuloy lang tayo mag-subaybay sa mga videos namin. So guys, ano ba yung mga kailangan natin? Kailangan natin ng screwdriver at ito ay plier, mechanical plier. Kaya ginagamit ito pang putol guys. Ang unang gagawin natin guys ay ito. Dito yan nakalaga guys. Babaklasin natin yung ibang bawa nito guys. Ito yung sa likod na nakalagay sa freezer guys. Dito yan. Gamitan natin ng screw. Tatanggalin natin. Yun. Tanggalin natin guys. Pati yung motor niya guys. Tanggalin natin. Pwede lang natin gamitin yung plier. Ay yung screwdriver. Ganyanin lang natin yung kasi nakalak lang yun dyan sa loob. Kasi may ano lang dyan. Nut. Tapos so guys, tanggalin din natin yung mga screw dyan na nakakabit. Ito lang guys, tanggalin natin mga wire dyan guys o mga ito mga ang tawag ko yari sa bronze na mga daanan ng mga freon. Gagamitan na natin ng mechanical plier. So guys, tinanggal natin ito, sample guys ah. Ito. Yun. Tanggal na natin guys. At saka ito yung ano guys, ito yung switch nya. Binaklas na namin. Gamit din yung screwdriver kasi naka-screw to guys, apat na screw. Hihilahin natin. Tapos meron siyang parang wire dito. Hihilahin mo lang. Hindi siya naka-screw. Tapos dito tayo guys. Tapos na tayo sa likod. Ano naman tayo sa harap. Ito yung door. Ito guys. Dito tayo sa harap. Gagamitan natin ng screwdriver. So, sa taas, may dalawa dito. Yun, nabaklas na natin. Dalawa lang yung nakalagay dyan, guys. Tapos, tatanggalin na natin. Yun, guys, natanggal na. Guys, paano natin tanggal to? Ginamitan na natin ng screwdriver. Yung may screw siya, bawat isang to. Ito, natanggal na, guys. Tapos, tatanggalin natin lahat ng naka-screw dyan sa loob. Tapos, sa kabila naman. Yun. Tapos guys, hihilahin na natin. Maganda magawa na noon. At gamitan natin ang mechanical plier. Yan na yung magpalit na. Gloves dito. Aim. Taraan! Ito na. Marinis na guys sa loob. Pero hindi po muna natin gagamitin yan kasi kailangan muna natin bubasan sa loob para matanggal yung mga dumi sa loob guys kasi binagyan natin ito ng mga meat products, binagyan natin ng yellow, kailangan natin magasa para
hindi makasakit yung guys, tayo natin baka masira sila sa mga chemical na nasa loob. Ayun guys, tulungan niyo ako guys, ipapahiga na natin para malinis na natin ang mais. Saan? Meron na tayong improvised aquarium with innovative and creativity. Ay, ito sa bintana. Okay, nalang ako. Patuloy natin. Kung mapapansin nyo po, meron pong butas dyan. At yung butas po dyan ay umabot hanggang sa kabila. Kaya maglilik po yung tubig. Kaya gagamitan natin ang epoxy. Ito ay A at B guys. Kaya hinahalo mo ito at titigas ito. Kung may papakita ko kasi nyo. At gagamitan nila ng tissue at saka gunting. Guys, kasi basa nga. Kailangan po muna natin punasan ng tissue. Ito yung butas na yun. Dalawang butas. Sige, munti na ito. Ano na? Pupunasan po natin ng maayos para hindi nakakalas yung epoxy. Natutuyo siya ng maayos. Yun. So, tingnan nyo guys, meron itong lagay na A at saka B. Ito po yun guys, ito yung A at ito po yung B hardener. Yung A yun yung adhesive natin, so kailangan ihalo para titigas sila. Pwede lang dito guys, dito lang natin ihalo. Baliktarin mo lang guys yung takip. Yun. Pwede mo ilagay dyan. Isa naman. Ganun din guys, dito sa kabila yung pinel niya. Yun, tutulak mo lang. So yun, open na. Pwede na natin ihalo guys. Mas advisable guys yung ganitong epoxy. Kasi po, clear siya. So hindi siya marumitignan sa loob. Para lang siyang kasing kulay ng tubig. Yun. Pwede natin gumamit ng pako guys. Umbrella nails. Haluin na natin. Ito po. Ikot-ikot. Tsaka
Pwede na natin ilagay sa ating tatakpan. Po sa bila. Mag-uunti mo ulo.